sabihin ang ating pag-ibig. Tayo'y laging natitipo upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggang sa pigin ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganiaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayo, mga taga-Galacia? Sino ang nakaigayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman ninyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman, mayroon. Bakit ba'y pinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya ang kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Pong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na kamakasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Pong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pakikipagkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po mga kapatid at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw, narinig natin sa Ebanghelyo kung papaanong tinuturuan naman tayo ng ating Panginoon na magpumilit at huwag magsawa sa tuloy-tuloy na pagdarasal. Noong Martes, narinig natin kung papaanong importante sa ating buhay sa pamamagitan ni Marta o ni Maria ang pagiging malapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang primacy
o yung pangunahing kahalagahan ng panalangin. Kahapon naman, tinuruan tayo ng ating Panginoon kung papaanong manalangin noong tinuro niya ang panalangin ng Ama o ang panalangin na Ama namin. At ngayon, ang tinuturo niya ay ang walang sawa na pagpupumilit at tuloy-tuloy na panalangin. Ano bang ibig sabihin ng pagpupumilit sa panalangin? Ang ginamit ng taringhaga ng ating Panginoon ay kapag tulog na ang isang tao, pero ang kaibigan ay nagpupumilit pa rin na kunin o mag-ask, magtanong ng kanyang pangangailangan. Sa kontekstong ito, noong mga panahon kasi na yon, yung mga pinto nila hindi naman katulad ng mga pinto natin ngayon na mayroong bisagra, madaling buksan. Noong panahon na yon, wala namang bisagra. Meron silang malaking kahoy na nakalagay, tapos ilalagay nila yon, ihaharang sa pinto, tapos lalagyan ng beam, and then maglalatag sila ng higaan nila, saka sila matutulog. So ibig sabihin, noong mga panahon na yon, kapag ka nakasara na ang pinto, bago ito mabuksan, lahat talaga may istorbo. Kaya noong panahon na yon, kapag ka merong kumatok, talagang malabo na napagbuksan. At ganun din naman yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kahit na may mga bagay na parang imposible na sa panalangin, kahit may mga bagay na parang ang hirap-hirap na nating matanggap, kahit na may mga pagkakataon at panalangin tayo na parang imposible na at wala ng pag-asa, ang paalala sa atin, magpatuloy pa rin, magpumilit pa rin, magdasal pa rin. Pero ang tinuturo din sa atin ito ay huwag magsasawa. Sa ating unang pagbasa, tinuturo ni San Pablo na magpatuloy, magpumilit, at huwag magsawa sa paggawa ng kabutihan. Ibig sabihin noon sa mga natanggap natin, sa mga narinig natin na mabuting balita at sa mga natututuhan natin sa buhay, sana tuloy-tuloy pa rin yung paggawa noon ng mabuti. Hindi hanggang pakikinig lang, hindi hanggang pagsisimba lang. Pero ang panalangin o ang panawagan ni San Pablo sa mga nakikinig sa kanya ay kung ano yung natutuhan, tuloy-tuloy pa rin na isabuhay, tuloy-tuloy pa rin na gawin. In the same way, sa ating pananalangin, kahit na parang walang naririnig o parang walang nakikinig, kahit na parang walang naibubunga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, at kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pero lagi din nating alalahanin na sa ating pananalangin, sana tuloy-tuloy din ang ating paniniwala sa Diyos at tuloy-tuloy din ang ating paghahanap sa Kanyang kalooban. Dahil kahit tuloy-tuloy yung ating panalangin, hindi naman natin talaga pwedeng i-expect na kung ano yung hinihiling natin, yun talaga ang ibibigay ng Panginoon. Dahil minsan, kung ano yung hinihiling natin, oo ang magiging sagot ng Panginoon at yun ang ibibigay niya. Pero minsan, sa mga panalangin natin, pwedeng hindi ang sagot ng Panginoon, pero may ibibigay siya na mas nakabubuti sa atin. In the same way, minsan din naman ang sagot niya hindi oo, hindi hindi, pero pwedeng ang sagot niya sandali lang, maghintay ka, hindi pa panahon. At ganoon ang mga sagot ng ating Panginoon, minsan oo, minsan hindi, minsan teka lang, maghintay ka, dahil yon ang mabuti para sa atin. Kaya nga ang paalala din sa atin ng ating Ebanghelyo, ang Ama natin ay mabuting Ama at ibibigay niya hindi yung mga nakasasama, kundi ang mga nakabubuti. Kaya ang mensahe sa atin ngayon, tuloy-tuloy lang, palagi lang magdasal, palaging magpumilit, dahil ang ating Ama
ay mabuting Ama. Pero lagi nating tandaan, sa ating panalangin, maaaring ang sagot, minsan oo, minsan hindi, pero may ibibigay siya na mas mabuti, pero minsan, teka lang, maghintay ka. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin, kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway makiisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon ng iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan, pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya nang maipagkaloob, mabaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggap, ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon.
pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagringap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsirod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at kadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya
Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking puot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Available na po ang ating All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling nihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Pinikin ko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.